Biniro ng tadhana ang kanyang itsura, lalo na ang kanyang mukha. Bukod pa ang kahirapang kalbaryo ng kanyang pamilya mula sa kanyang pagkabata. Pero kahit tampulan ng tukso at panlalait dahil sa itsura niya, nanatiling may mabuting puso si Aiza Pulga. Kaya naman, isang regalo mula sa langit ang kapalit ng lahat ng kanyang pinagdaraanan at tinitiis ang kanyang malaanghel na boses. Ang kwento ni Aiza, sinubaybayan ng milyon-milyong manonood. Walang duda, isa siyang inspirasyon sa ating lahat. Kaya tara na at sabay-sabay nating alamin ang mga bago sa kwento ng mukhang kinutya, boses na pinagpal. Kahit marami akong kakulangan, buong-buo pa rin ako at lalaban ako para sa pamilya ko. Life must go on. Sa loob ng 33 taon, mula nang ipinanganak at nagkaisip, ito na yata ang pinakamalungkot na happy birthday song. Nakinanta ni Jennifer Pulga, o mas kilala sa tawag na Aiza, ng Malabon City. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dahil ang mismong pinaglalaanan ng cake at awitin ay nakahimlay na at tuluyan ng namaalam ang kanyang ultimate fan at supporter, ang kanyang tatay, Heracleo. Sa pagkamatay ng kanyang ama, hindi maalis sa dalaga na tanungin ang may kapal. Bakit agad naman kinuha ng langit ang taong lubos na sa kanya ay nagmamahal at nag-aaruga? Happy birthday, happy birthday to you. Mula kasi sa pagkabata, tampulan na si Aiza ng panlalait at panguhusga. Inborn ang kanyang kapansanan. Wala ang kanang braso at kahit ang kanyang paa ay mayroon ding depekto. Pero ang puntirya ng tukso ay ang kanya mismong mukha na para sa iba, sinumpa, kaya siya naging kakatwa at kaawa-awa. Kamakailan namatay ang tatay mo? Kasi 'di ba, sabi mo nga, diyan mo nakukuha ang lakas ng loob mo sa pamilya mo, nabawasan kayo ngayon. So paano mo ngayon ito tinanggap? Nawalan ako ng parang isang paa, kumbaga. Kasi siyempre pamilya mo 'yun eh. Parang hindi mo akalain na parang biglaan na biglang mawawala na lang, ganun po. Hindi ko po ma-imagine. Hanggang ngayon po masakit pa rin po sa akin. Pero kung magpapa-apekto rin po ako, parang hanggang kailan? Paano naman po yung mga naiwan po? Para yung nanay ko, syempre dapat isipin mo rin yung nararamdaman ng nanay mo, kasi sa kanila na lang, sa amin na lang po siya humuhugot ng lakas eh. Kasi nawalan nga po kami ng ama, 'di ba? Anong mga bagay na itinuro sa iyo ng tatay mo na hindi mo makakalimutan? Nadala-dala mo siya kahit kailan? Ayun po yung pagkanta. Yung pagkanta po kasi ayun po yung bonding namin eh. Ayun po yung ano namin, kumbaga parang pag wala kang ginagawa, nagiinuman sila, tapos ikaw yung taga-kanta, ganyan. Ayun po yung hindi ko makakalimutan. At saka yung mga tinuturo niya po sa akin na wag nga po ako magpapa-apekto, wag ako magpapa-apekto sa sasabihin ng ibang tao. Laban lang po. Tanging linya sa kanta ang pabaong mensahe ni Aiza sa amang na mayapa. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I played a song that would never ever end. I would love
to dance when my father again. Napakahirap. Walang naghahanap mo sa amin. Naasahan lang namin Bombay. Pagkain, baon ng apo ko. Hirap, wala na akong katawang. Ang mga haka-haka kung bakit naging ganito ang itsura ni Aiza. Tinuldukan ng kanyang ina na si Aling Josephine. Sinalag ng nanay niya ang mga sibat ng pangungutya at mga maling paratang. Nilinaw ang tunay na dahilan sa sitwasyong pisikal ng kanilang espesyal na anak. Hindi naman daw talaga sumpa ang dahilan bakit ganito ang sinapit ng kanilang bunso, kundi sa kanyang napaglihian at laro ang kanyang nakatuwaan daw habang ipinaglilihi noon si Aiza. Diba langgungin sa tatapon mo dapat yung anon, yung tali. Hindi, kinakain ko pati tali. Nung nilabas ko yan, may mga tali-talian dito eh. Yung tali na, ano, pag pinaliliguan ko siya, lumilinis yung tali. Sa inakalang sanhi ng kamalasang bit-bit ng lihi ni Aling Josephine. Paliwanag naman ang siyensya, bakit kinapos ang ilang bahagi ng katawan ng bata. Pati ang deformity o pagkakakaiba ng kanyang mukha, may dahilan din. Based on the pictures that I saw, the patient definitely has craniofacial defect. Ito ay mga deformidad ng mga buto, soft tissue sa ulo at mukha na maaaring kasama sa mga genetic diseases at mga rare na craniofacial abnormality syndromes. Kailangan pa ng iba yung pagsasuri para makuha ang specific na diagnosis, kabilang ng mga genetic tests at mga imaging modalities natin katulad ng CT scan at MRI. Kailangan natin tandaan na may mga maternal factors na nakaka-apekto sa pag-develop ng fetus. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Glupako Soap. Lumabas man ang tunay na dahilan ng kanyang kapansanan, pilit tinanggap ni Aiza ang ibinigay ng langit sa kanya. Hinanap ang kanyang sariling espasyo sa mundo ng mapangmatang mga tao. Mas pinili niyang ituloy ang mabuhay ng normal at tahimik. Niniisip ko rin na swerte naman ako kasi kahit ganito ako, buhay ako, at least buhay ako. Hindi man ako kompleto, hindi ako kagaya ng normal na tao. Kumbaga parang punong-puno naman ako ng pagmamahal ng mga magulang ko, ng pamilya ko. Pero tuwing humaharap sa salamin, tambad pa rin ang katotohanan, siya ay laruan at tila payaso ng mga taong makikitid ang pang-unawa at walang habag sa tulad niyang may kapansanan. Sa naranasan ni Aiza na bullying at emotional attacks ng mga kapwa niya tao, may psikolohikang paliwanag ang mga eksperto sa pag-uugali ng mga tao na ang hilig ay mang-alaska o manlait ng mga may kapansanan. Ito raw ay hindi normal at sadyang nakakabahala. Actually, it's a form of bullying. And then, basically, pag ito naging sabihin natin yung verbal na pananalata na ganito, syempre, hindi alam ng iba na yung paulit-ulit na ganito, nakakasakit na ng damdamin. Pero kung sasabihin mo, as you go on at wala nag-explain, the more na very hurting dahil kasi hindi lang physically affected na tong tao na to, na PWD, kung hindi siguro psychologically, emotionally, nagiging low ang self-esteem, pati yung level of confidence niya. Kasi parang hindi natitigil sa pagsasalita lang na panunokso kung hindi umaabot sa punto na parang dinadown ng isang tao because of yung nakikitang physical na defect.
May paliwanag din ang mga dalubhasa sa ipinapakitang positibong pananaw ng isang PWD tulad ni Aiza. Kasi yung pinakita niya yung tibay ng loob niya at yung kakayahan niya na marami pa siyang pwedeng gawin and become an inspiration and blessing to people who are also disabled at the same time who are not. Kasi nga, napakaganda ng kanyang disposition sa buhay. Likas na matulunging anak si Aiza sa kanyang mga magulang. Pero dahil may kakulangan at limitado lang ang kanyang galaw, kahit pamalakas ang loob, hindi siya nabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho. At sa gitna ng lungkot noon ni Aiza at pagkadismaya, idinaan na lang ng dalaga sa pagkanta ang lahat ng kanyang sama ng loob sa mundo. Dito niya narinig ang sarili at napagtanto niya na may regalo pala ang Panginoon sa kanya. Malaanghel niyang boses. Pag umaharap ako sa salamin, hindi ko nakikita yung sarili ko na yung kung ano, kung ang nakikita ko is yung pagkatao ko, yung puso ko na parang ini-embrace ko lahat ng nangyayari sa akin, na yung kung ano ako, kung ano yung nakikita nila sa akin, na parang feeling ko kagaya nila ako, normal ako. Alam ko na wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Mabuti akong tao para sa magulang ko at para sa ibang tao na rin na nakakakilala sa akin. Para sa akin, maganda ako. At para sa pamilya ko, maganda ako. At para sa mga taong nakakakilala sa akin, maganda ako. Wala akong pakialam sa mga inaano nila sa akin, binabato nila sa akin. Matapang siya, lumalabang kahit kanino. Mas matapang pa siya sa akin. Sa nadiskubring talento, naging fighter si Aiza sa buhay. Sinimulan niyang ipakita na mayroon siyang ibubuga. Gamit ang kanyang cellphone, nagsimulang mangarap ng matayog si Aiza. Dito ka lang sa puso ko. Nag-upload pa ng kanyang mga kinanta. At nagsimula na siyang mag-audition sa mga singing contest. Para ituloy ang kagustuhang maging isang ganap na singer balang araw. Kung anong journey ko ngayon, ipagpapatuloy ko siya hanggang sa makamit ko, yun talagang pinapangarap ko na maging isang magaling na mga awit. Kakanta ako, walang makakapigil sa akin. Kakanta ako, malatin man ako, umaraw man o bumagyo. Kakanta ako, ipakikita ko sa ibang tao, sa maraming tao, kung ano yung talent meron ako. Ang boses ni Aiza at kanyang kwento ang nagdala sa kanya para makilala sa telebisyon at social media. Naging kaliwat kanan ang guesting at appearance. Nakasama din niya ang mga idolo niya sa musika at pelikula. Sinong mag-aakala na ang babaeng kinukutya ay isa na ngayong hinahangaan at inspirasyon ng karamihan? Kasama ang kanyang mga kabarangay na lubos na nagdiriwang sa tinatamasa niya ngayong kasikatan. Mabait na bata yan. Sobrang proud kami sa kanya. Very talented and kahit na ganyan siya, go, go, go siya, ganun. Siya sa nagpatunay na kahit na ganun, na kinakaya niya, na hindi siya naiiya na pakita ang kanyang tunay na talento. Idol po siya ng kabataan dito dahil sa magaling kayong boses niya. Dahil din sa ating programa, mas lalong nakilala ang tinaguriang The Angelic Voice ng Malabon. At sa likod ng tagumpay ni Aiza ngayon, may kulang na sa kanyang kaligayahan. Wala na kasi ang kanyang tatay. Pero hindi pa rin siya bumitaw sa pananalig sa may kapal at sa kasabihan na everything happens for a reason.
Ang amang nasa langit ang siyang naging takbuhan ni Aiza sa lahat ng dagok na dumarating sa kanyang buhay. At ngayon, isang kapakinabangan ang pinagkakabalahan ni Aiza sa kanilang lugar. Sa ngayon, aktibo si Aiza sa pagtulong sa tulad niyang mga PWD. Sa katunayan, siya ang vice-presidente ngayon ng mga PWD sa kanilang lugar sa Barangay Malabon, Ibaba. Nagsisilbing boses na rin siya ng mga kababayan nating may kapansanan para imulat ang publiko sa karapatan ng mga persons with disability. Sa lahat ng kanyang napagdaanan sa buhay, maliwanag na kay Aiza ang silbi at kahulugan niya sa mundo. Hindi siya malas o sinumpa dahil may mas malalim na kahulugan kung bakit ganito ang kanyang pisikal na itsura. Anong advokasya mo ngayon? Meron ka daw advokasya, so may project ka pa para sa mga kapwa mo PWD. Gusto po naming tulungan ang mga kapwa namin PWD na pinanghihinaan ng loob na dapat ano lang tayo, laban lang tayo. Ang dami-daming bagay na hindi naman kailangan. Life is good all the time. Diyan siya naniniwala. Dahil hinusgahan man daw ang kanyang mukha, mayroon naman siyang pinag-alang boses na gagamitin niya para mapangiti ang kapwa at maging inspirasyon ng madla. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.